This morning, I am excited to start with you another book in the Bible, and this will be our introduction sa pag-aaral po natin ng Book of Ruth. Ayan, Book of Ruth. Natapos natin po yung Joshua, yung Judges, and now we are in the Book of Ruth. So please get your Bibles and open sa Book of Ruth. Babasahin po natin dito po sa Book of Ruth, yung talata po sa verse 16. Ang sabi po rito, "And Ruth said, entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God, my God." Nabasa po natin ang sinabi po ni Ruth dito po sa Ruth 1:16. Natutuwa po ako sapagkat madali pong tandaan ito kasi maraming mga 1:16 sa Bible na talagang dapat nating tinatandaan. Ang isa na nga po dyan ay ang Romans 1:16. "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." Yan yung Romans 1:16. Dito naman po, magandang tandaan po natin ito. Itong Ruth 1:16. "And Ruth said, entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God, my God." Ang sumulat po ng aklat na ito ay hindi pinangalanan, pero marami po ang naniniwala, ito pong aklat na ito ay sinulat ni Prophet Samuel. Si Samuel po ay namatay bago po si David ay lubusang naging hari. At ito po'y makikita natin sa bandang huli ng aklat na ito. "The book was written sometime when David took the throne of Israel. It also refers to a former time in Israel, indicating that the book of Ruth was written years after the actual events occurred. Ito po ay nasulat to the people of ancient Israel, but eventually, of course, for all future readers of the Bible." Nagsimula po ang Book of Ruth sa kasaysayan nito sa Moab, a pagan country east of Jordan and the Dead Sea. Naomi and her husband Elimelech fled there during a famine. Ito pong si Naomi at yung kanyang husband na si Elimelech ay mga business person. They are a couple na ang kanila pong ikinabubuhay ay sa pangangalakal. At nung nagkaroon po ng taggutom sa kanilang lugar, silang dalawa ay nag-travel at nag-stay doon sa tinatawag na bayan ng Moab. Pero ang malungkot pong nangyari sa Moab, si Elimelech ay namatay, at hindi lamang si Elimelech ay namatay na asawa ni Naomi, kundi pati ang dalawang anak na lalaki ni Naomi ay namatay din. So, if you were Naomi, what will be your feelings sa mga ganitong sitwasyon? What will be your take sa ganitong pangyayari? Diba? You were just trying to put food on the table, trying to make a living, at magkasama kayong mag-asawa sa ibang bansa, nagtatrabaho kayo, nagsisikap kayo na itaguyod ang inyong mga pamilya, kasama nyo ang inyong dalawang anak na lalaki, and then suddenly, your husband will die. And then, ang iyong inaasahan mo na meron kang dalawang anak na lalaki na makakasama pang magtaguyod ng iyong buhay, mamamatay din sila. Kung ikaw ang nasa place ni Naomi, ano ang magiging damdamin mo? It will not be easy. After Elimelech and Naomi's two sons died, Naomi decided to return to Israel. The rest of the book takes place in Bethlehem, the future birthplace of our Lord Jesus Christ. Ang mga main characters po natin dito ay si Naomi, si Ruth, at si Boaz. Ano po ang summary nitong aklat na ito?
The book of Ruth is set during the time when Israel was ruled by judges. So, ang panahon po na ito ay panahon ng mga judges. Wala pa po silang king. The story centers on the life of Ruth, a Moabite, who married an Israelite living in a foreign country. So, para po itong kasaysayan ng mga babae na napunta sa bayan na hindi niya sinilangan pero nakapag-asawa doon. After the death of Ruth's husband, na anak ni Naomi, si Ruth po ay nag-decide na sumama sa kanyang mother-in-law pabalik sa kanyang hometown sa Bethlehem. Siguro dala na rin ng kanyang pagmamahal at paggalang dito kay Naomi. Ruth chooses to abandon her lifelong home to stay at Naomi's side. Bibihira ang ganyang mga manugang, ano? Pagka kayo nakakita ng manugang, mga nanay, pag ang inyong mga asawa, mga anak, nakapag-asawa ng ganyang klaseng babae, ay napakapalad nyo na ang inyong manugang ay gustong kayo ang makasama sa pamumuhay. Kadalasan, alam ko, yung mother-in-law tsaka yung kanyang daughter-in-law, hindi magkasundo eh. Dahil maldita yung mga daughter-in-law. Hindi ko naman sinasabing lahat ha. Pero very unusual na ang isang daughter-in-law ay very loving and very loyal sa kanyang mother-in-law. Yan po si Ruth. Sinamahan niya ang kanyang mother-in-law kahit patay na yung kanyang asawa. At kung tutusin, dapat ay may karapatan na siya, may kalayaan na siya na humiwalay sa kanyang mother-in-law. Pero makikita niyo po sa Ruth 1:16, she decided to commit herself to her mother-in-law. Sabi niya nga po kay Naomi, "Entreat me not to leave thee, or return from following after thee. For whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God, my God." Ruth was saying to Naomi, "Don't make me turn back from following you. Wherever you go, I will go, and wherever you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God will be my God." Sana ganyan ang mga miyembro natin sa simbahan, ano? Sana ganyan yung mga dinidisciple natin sa Panginoon, di ba? Yung ayaw nila na hindi sila magpapatuloy kasama nung nagdidisciple sa kanila. O ayaw nila na hindi magpatuloy kasama nung kanilang pastor. Talagang sasabihin nila, "Wag mong hayaan na ako ay hindi magpatuloy. Sa halip, tulungan mo ako na ako ay manatiling kasama mo. Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka mananatili, doon ako mananatili. Ang mga tao mo ay magiging mga tao ko. At ang Diyos mo ay siya magiging Diyos ko." Ito po ay isang katangian ng isang babae na talaga namang makita natin napakaganda ng kanyang karakter. Oho. This is one of my favorite segments in the story of Ruth. It is a pivotal scene in the narrative. This dialogue between Naomi and Ruth illustrates a few important and valuable themes in the book of Ruth. Represented dito po sa istorya na ito, in the book of Ruth, ay mas makikita po natin ang mga malaking bagay na dapat nating mapag-aral at matutunan. Isa nga po rito, mga minamahal, ay yung principle of love and loyalty at yung principle po ng redemption and servanthood. Una po, Ruth demonstrate great love sa kanyang mother-in-law na si Naomi. At saan po nagsisibol itong pag-ibig na ito ni Ruth kay Naomi? Kasi it's not usual eh. By the way, si Naomi po ay may dalawang daughter-in-law
Yung isa ay si Orpa. At ito nga po ay napang-asawa din ng kanyang anak. Pero nung si Naomi po kasi ay pauwi na sa kanilang bayan sa Bethlehem, itong kanyang dalawang daughter-in-law ay hindi naman sa pinagtatabuyan, kundi pinapabalik niya na sa kanilang mga kanikanyang pamilya, sa kanikanyang mga magulang. Sabi niya nga ay, wala na akong mga anak na lalaki. Patay na sila. Malaya na kayo. Kasi diba sa pag-aasawa, tandaan niyo ito ha, sa pag-aasawa, ang isa't isa ay nakatali sa kanyang asawa hanggang sa ang inyong partner ay kunin na ni Lord. At pagka kinuha na ni Lord ang inyong partner, ang sabi po ng Bible, ikaw ay malaya na sa wedlock. Oho, kaya ang tawag po dyan ay wedlock kasi pag nagpakasal ka, nakatali ka na sa iyong asawa. Pero yung tali na yan o yung pagkaka-lock mo sa marriage ay napapawala ng visa at nagiging malaya ka na sa sandali na ang iyong napang-asawa ay pumanaw na o namatay na. Kaya nga sabi ni Naomi kay Ruth at kay Orpa, malaya na kayo, magsibalik na kayo sa inyong mga magulang, magsibalik na kayo sa inyong mga bayan, at wala naman na ako ng dalawang anak na lalaki pa na ibigay sa inyo para kayo ay magpatuloy kasama ko. Kasi ang isang Jewish custom po, halimbawa ako ay may anak na lalaki at yung aking anak na lalaki nag-asawa at yung aking anak na lalaki namatay, yung napang-asawa niyang babae, kung ako'y meron pang isang anak na lalaki, siya ang magpapatuloy doon sa naiwanang tungkulin nung kanyang nakatatandang kapatid. Kaya yung sumunod kong anak na lalaki, siya naman ang magpapakasal doon sa naiwanan nung namatay. Eh pero sabi ni Ruth, hindi na pwede mangyari yun. Ni Naomi, sabi niya hindi na pwede mangyari yun kasi wala na akong mga anak. Kaya ang mungkahi niya, ang hikayat niya doon sa mga kanyang daughters-in-law ay magsibalik na kayo sa inyong mga relatives, sa inyong mga magulang, sa inyong mga bayan. But Ruth insisted of staying with Naomi. At dito po makikita natin yung pagmamahal talaga ni Ruth sa kanyang biyanan, sa kanyang mother-in-law, hindi dahil lamang sa napang-asawa niya ang anak nito, kundi merong mas malalim na dahilan bakit niya minahal si Naomi. At makikita po natin ito sa kanyang pananampalataya. Oho, sabi niya kay Naomi, "Your people will be my people and your God will be my God." So, ibig sabihin, sa pagsasama nitong si Ruth sa kanyang asawa, na sila po ay nakikita ni Ruth ang buhay ng kanyang mother-in-law na si Naomi, naging isang hamon sa kanya at naging isang eye-opener sa kanya na itong si Naomi merong Diyos na buhay at totoo. At naging hangarin niya na makilala itong Diyos na ito at maging Diyos niya din sa kanyang buhay. Kaya pala, ganun na lamang ang pagmamahal nitong si Ruth kay Naomi ay dahil sa nakita ni Ruth kay Naomi ang isang pananampalatayang totoo sa isang Diyos na buhay. So, pangalawa po na makikita natin dito is not only yung tinatawag natin na love nitong si Ruth kay Naomi, kundi pangalawa ay yung kanyang loyalty kay Naomi. Ruth is willing to commit herself to Naomi and follow her to a land she has not seen and to live with the people who are not hers. That is loyalty. Remember, she is a Moabite and a widow, and she will be a foreigner to Naomi's people. And Naomi is clear, there are no guarantees kung sasama si Ruth sa kanya. Pero makikita po natin dito, Ruth's loyalty to Naomi is expressed in an emotional and strong way
in verse 16 na binasa natin kanina. At idadagdag pa natin yung sa verse 17. Anong sabi ni Ruth kay Naomi sa verse 17? Where thou diest, I will die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if aught but death part thee and me. Grabe, no? Grabing loyalty yan. Mahirap makakita ng mga taong ganyan na talagang magiging loyal sa'yo for the rest of their lives. Kasi makita natin talagang isinumpa nitong si Ruth ang kanyang buhay kay Naomi. Sabi niya kay Naomi, kung saan ka mamamatay, dun ako mamamatay. At kung saan ka ililibing, dun din ako ililibing. Gawin sa akin ng Panginoon kung ano man ang mabuti, at mamatay na lang ako kung ako ay hihiwalay sa iyo. Wow! Iyan po ang talagang loyalty. At alam po ninyo, mga minamahal, kung meron man tayong dapat na pinagbibigyan ng ating loyalty, higit sa lahat at kanino pa man, ito ay dapat sa Panginoong Hesus lamang. Yes, ito pong relasyon ni Ruth kay Naomi is a beautiful picture of discipleship. Ano po yung discipleship? Yung discipleship po, mga minamahal, yung ang isang tao ay matuto na magbigay ng kanyang buhay sa Panginoong Hesus. Na ang Panginoon ang kanyang magiging Panginoon at siya ay magiging isang tagasunod ng Panginoong Hesus for the rest of his life. Kaya nga po, di ba, nung si Jesus Christ ay nagsisimula ng manawagan ng kanyang mga disciple, ang sabi niya sa kanyang mga disciple, follow me and I will make thee fishers of men. At nung sila po ay sumusunod na sa Panginoong Hesus, ang isa sa mga hamon sa kanila ng Panginoong Hesus, lalo na't nung nagiging mahirap na ang pagsunod sa Panginoon, sabi sa kanila ng Panginoon, will you also go away? At doon po lumabas yung commitment at loyalty ni Peter kay Jesus Christ, na sinabi ni Peter kay Jesus Christ, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. This is the commitment that each of us must have as a disciple of Jesus Christ. And this is the kind of commitment na meron po si Ruth kay Naomi. Kumbaga, talagang i-pledge na ni Naomi, ni Ruth, yung buhay niya kay Naomi. At kung tayo po ay magiging mga tunay na disipulo ng ating Panginoong Hesukristo, we should have committed our lives to the Lord Jesus Christ in the same way also. Just like Peter, sabi niya, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Mga minamahal, piling-pili lang po sa buhay ng isang tao kung kanino niya ikinukumit ang kanyang buhay for the rest of the life that he will live or she will live on earth. Alright? At yan po, unang-una, syempre, sa Panginoong Hesus lamang. And then, pangalawa po, sa ating family. At pangatlo nga po, mga minamahal, sabi ko kanina sa inyo, kung kayo po ay nakapag-asawa. Dahil sa pag-aasawa, yan po ay kasama sa vow, till death do us part. Kaya po, dapat nauunawaan natin, mga minamahal, what loyalty really means. Loyalty means I will give my life to you even if it takes my breath away. And I will stay with you for the rest of my life till death do us part. That should be our loyalty to our Lord Jesus Christ, and that is the kind of loyalty Ruth demonstrated sa kanyang relasyon kay Naomi. Namamabigat nito, mga minamahal, hindi naman yun kailangan. It was not necessary. Kasi nga po, patay na yung asawa niya eh. Laya na siya. Pwede na niyang gawin yung gusto niyang gawin. Pwede na siya magbuhay dalaga. Pwede na siyang bumalik sa kanyang bayan at maghanap uli siya ng mapapang asawa. Pwede niyang gawin yun. Wala na pong
batas na nagbabawal sa kanya at wala na pong legal reason para she would stay with Naomi. But it's because of the faith na nakita niya kay Naomi na gusto niyang matutunan din sa kanyang pamumuhay. Kaya po, sabi ko sa inyo, sa discipleship, ito ay posible na merong mga tao na talagang magbibigay ng buhay sa Panginoon dahil naturuan natin sila ng salita ng Diyos. What a dramatic and heartfelt commitment. Ito pong binitawang pananalita itong si Ruth. Pero minsan mga minamahal, and sadly to say, marami namang ganyang tao na ang bilis-bilis mag-commit ng kanilang sarili. Ang bilis-bilis na gumawa ng ganyang panata, ng ganyang sumpa. At minsan nga, pangangakuan pa tayo na hindi kita iiwanan. Ako'y sa iyo lamang. Ako ay talagang committed sa iyo. Ako ay loyal sa iyo. Maaasahan mo ako, especially sa ating mga kaibigan. May mga ganyan tayong mga kaibigan, di ba? Talagang igaganon pa yung kanilang finger, yung kanilang toxic finger na ito kadalasan ginagamit ng mga magkakaibigan para mag-swear ng allegiance to each other. Sabihin, we will be friends for the rest of our lives. Pero nag-iingat kayo sa mga ganyang kaibigan, ha? Dahil kadalasan, mga minamahal, yung mga taong akala natin, maaasahan natin, magiging totoo at tapat sa atin, sila pa pala yung sasaksak sa likod natin at hindi magiging totoo sa atin. Alright? So, iba eh. Iba kasi yung commitment na nanggagaling lang sa bibig kaysa dun sa commitment na nanggagaling talaga sa puso. Mapalad tayo pag tayo ay may mga naging kaibigan at may mga naging kasama na totoo sa ating relasyon at totoo sa kanilang relasyon sa atin. Dito po makikita natin mga minamahal na regardless of religion ng isang tao, kung siya po ay matututo ng pagmamahal at ng pananampalataya sa Panginoong Jesus, ito'y babago sa kanyang buhay. Si Ruth po ay isang pagan, raised as a pagan. Nung siya po ay nakilala nung anak ni Naomi, she was a pagan woman. Kung tutusin nga po, mali yung ginawa nitong anak ni Naomi bilang isang Israelita na nag-asawa ng pagan woman. Pero hindi po natin ito kinukonsinte at ipinamumungkahi. Pero kadalasan, hinahayaan po ng Panginoon ang mga ganyang pangyayari. Na kahit nga bawal at hindi dapat ay nangyayari kasi merong plano ang Diyos. At itong plano na ito ng Diyos ay mas nakahihigit sa anumang bagay. At ito nga pong si Ruth, kung inyo pong mapapansin, yung kanyang outstanding commitment and loyalty to Naomi, her mother-in-law, and to God's people, and to the God of Israel, is a proof na kahit yung isang taong lumaki sa mali at yung isang tao na lumaki na hindi nakakakilala sa Diyos, tumanda na ang pamumuhay ay hindi maka-Diyos, may pag-asa pang mabago, may pag-asa pang matransform ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kung meron lang sanang isang Naomi na magiging nagtuturo ng pananampalataya sa kanyang nakakasama. Naniniwala po ako si Naomi ay naging mabuting mother-in-law kay Ruth. Kaya nitong kailangan ng at pwede nang iwanan ni Ruth si Naomi, hindi niya ginawa sapagkat natutunan niya kay Naomi yung hindi lang yung pagmamahal kung hindi yung pananampalataya sa Diyos. At dito po natin makikita yung pangatlong punto tungkol sa buhay ni Naomi, ni Ruth. Hindi lamang po siya nakita natin masagana ang puso sa pagmamahal at
mayroong pananampalataya na tapat sa Panginoon. At nakita po natin talagang yung kanyang loyalty ay isang katotohanan sa kanyang buhay at hindi sa salita lang. Kundi pangatlo, makikita po natin dito mga minamahal, yung story of redemption. Alam nyo, sa buhay ni Ruth, makikita natin paano ang Diyos ay gumagawa para ma-brought about niya yung pagliligtas na gagawin niya sa sangkatauhan. Si Ruth po ay Moabites, pero natuto siyang magtiwala sa Diyos ng Israel. At ito po ay prophetic indicator of things to come. Kasi kung hindi po ninyo alam, si Ruth po ay kasama sa paraan na gagawin ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan. She is a prophetic sign of the inclusion of Gentiles, non-Jewish people, in the redemption of all humanity by Jesus Christ. Hindi po ito naiintindihan ng mga Israel o ng Israelites. Akala kasi nila, nung pinili sila ng Diyos, sila na lamang ang may karapatan sa kaharian ng Diyos. Hindi nila naiintindihan na kaya sila pinili ng Diyos at sinet apart ay para sila ay makapamuhay na yung mga tao sa paligid nila, the Gentiles, ay makakilala rin sa Panginoong Diyos. Hindi eh. Ang akala ng children of Israel, masyado silang special. Akala nila, sila na lang ang tao ng Diyos. Sila na lang ang bayan ng Diyos. Sila na lamang ang gustong iligtas ng Diyos. Pero hindi ho. Sa malakihang plano po ng Diyos, when God chose the nation of Israel, it was just a start. He was just raising a nation so that this nation will become the light that will bring light to all the Gentiles. Talaga pong sa umpisa pa lamang, ang plano na ng Diyos ay magligtas ng mga tao sa lahat ng lahi, sa lahat ng bayan, sa lahat ng uri ng tao. At dito po sa buhay ni Ruth, makikita po natin na kahit siya po ay isang Gentile, siya po ay nakakilala sa tunay at buhay na Diyos. She was converted to the faith sa isang Panginoong Diyos. Ang akala po kasi ng children of Israel, hindi pwedeng maligtas at hindi pwedeng mapabilang sa kaharian ng Diyos ang isang Gentile unless siya muna ay ma-convert sa kanilang religion. Pero ang kaligtasan po ay wala sa pagko-convert sa religion. Amen? Ang kaligtasan ay nasa pagkakaroon ng relasyon sa tunay at buhay na Diyos. The early church thought the same way also. Akala nila, may mga naging early leaders ang early church. Akala nila, kailangan mag-convert muna sa Jewish religion ang isang tao bago siya pwedeng maging tunay na Kristiyano. But that is not true. That is not necessary. Ang isa pong Gentile, hindi na kailangang maging Judaizer pa o maging isang converted sa Jewish religion to become a Christian. In fact, Christianity is totally different from Judaism. Huwag ho nating i-mix. Huwag ho nating i-mix mga minamahal. And this is the error of the early church before, and now it has becoming an error sa latter years o sa panahon ng ngayon natin sa ating mga iglesia. Nung unang panahon ng kasaysayan ng simbahan ng Panginoon, ay pinipilit nilang ipaghalo ang Judaism sa Christianity. Ngayon po, yan pa rin ang nagiging problema ngayon. May mga nagsisumika pa rin na i-reconcile at pagsamahin ang Judaism sa Christianity. Hindi po pwedeng mangyari yan. Christianity is totally different from Judaism. It cannot be mixed with Judaism. Sapagkat kung babasahin niyo po yung mga sulat ni Apostle Paul, ay talagang inapakita po niya iba ang Christianity sa Jewish religion. Iba ang Christianity sa Judaism. Let us not mix the two. Kaya nga ang sabi ni Apostle Paul,
O foolish Galatians, who hath bewitched you that you should not obey the truth? Having begun in faith, would you now like to continue by works? Kasi ang Jewish religion po ay naging by works eh. Puro akala nila to obtain the righteousness of God, they should perform and perform well the Jewish law. Hindi nila alam na lahat ng pinagawa sa kanila ni Diyos is for them to understand that all have sinned and come short of the glory of God, and the only way they can come to God is by an animal sacrifice, which is a picture of Jesus Christ. Because unless the blood was shed, there could be no remission of sin. Alright? So, paano po ito napasok, itong mga pinag-aaralan natin ito, sa buhay ni Ruth? Kasi nga po, si Ruth po ang magiging isa sa mga babae na malaki ang naging papel sa buhay ng Panginoong Jesus. Typically, women would not be included in a Jewish genealogy. Pero si Ruth po, pag binasa nyo ang genealogy ni Jesus Christ, she is one of the two Gentiles and five women listed sa Matthew chapter 1. At makikita nyo ang pangalan niya sa verse 5. Bakit nakasama si Ruth sa saling lahi ni Jesus Christ? Eh si Ruth ay isang Gentile. Yun nga po yung kanina ko pa pinapaliwanag sa inyo. Si Jesus Christ po, bagamat Hudyo, galing po siya sa saling lahi na may kinalaman ang isang Gentile. Oho, kung iisipin po natin mabuti, hindi po purong-purong Hudyo si Jesus Christ. May saling lahi po siya ng isang Gentile. Sapagkat si Ruth po na napangasawa ni Boaz, na si Boaz ang magiging line ni David, at si David ay magiging line ni Jesus Christ, ay ang napangasawa niya po ay isang Gentile woman. Ang pang-apat po na nais ko makita niyo rito ay yung servanthood. Bakit servanthood? Kasi si Ruth po ay lumaking malaya at siguro masagana at mayamang na pamilya ang kanyang pinagmulan. Pero nung napang-asawa niya ang anak ni Naomi, isa sa natutunan niya kay Naomi ay ang paglilingkod. At ito'y pinakita niya dito sa kanyang deklarasyon ng kanyang pananampalataya at commitment kay Naomi. She is really a model of true servanthood. Not just to any person, but to our Lord. Kaya nga sabi niya kay Naomi, "Thy people shall be my people, thy God shall be my God. And if thou will die, kung saan kay lilibing, doon din ako ililibing. At kung saan ka titira, doon din ako titira." Di ba ganyan ang servant? Ang isang servant ay walang sariling pasya. Ang isang servant ay walang sariling option sa kanyang buhay. Kundi sa halip, talagang nandoon ang kanyang pagpapahinuhod at pagpaparaya sa kanyang master. Ito pong si Ruth, nagtrabaho para kay Naomi. Siya po ay sumama sa field at namumulot ng mga grain para meron silang kakainin. At doon niya nga po nakita ang kanyang mapapangasawa, doon niya nga po nakilala ang kanyang mapapangasawa na si Boaz. Sapagkat si Boaz po ay kamag-anak ni Naomi na may pag-aari ng malaking lupain na may taniman ng mga wheat. Kaya po tuwing anihan, eh matanda na tong si Naomi, ang inuutusan niya ay si Ruth, at si Ruth po yung sumasama doon sa mga ibang magsasaka na nag-harvest sila ng wheat. Kaya lang, wala naman pong karapatan itong si Ruth na maki-harvest doon dahil siya ay stranger. Hindi naman siya Israelite. Pero dahil sa siya po ay naging daughter-in-law nitong si Naomi, at si Naomi ay kamag-anak niya si Boaz, pinayagan po na mamulot
ng mga nalalaglag sa tabi-tabi na bunga ng with itong si Ruth. Mahirap na buhay yun, mahirap na trabaho yun. Pero kailangan nilang mabuhay, kailangan nilang may makain eh. At ito ang kanyang ginagawa. So, sa pagtatapos po, nais ko lamang po makita nyo at itutuloy natin ito sa ating mga susunod na pag-aaral. Paanong ginantimpalaan ng Diyos itong si Ruth na naging mapagpahinuhod sa kanyang mother-in-law? She committed herself in following her mother-in-law. She has every right to leave her. It was not necessary na siya po ay sumama pa kay Naomi. But her faith in Naomi's God urged her to follow her mother-in-law for the rest of her life. At ipinakita po dito, mga minamahal, na in the end, God will reward Ruth's dedication and devotion to her mother-in-law. Not just because she was a good daughter-in-law, but because yung sinabi niya sa kanyang commitment kay Naomi, "Thy God shall be my God. Thy God shall be my God." Sana po sa umagang ito, mga minamahal, yung totoong Diyos na nagpapala, siyang inyong maging totoong Diyos din. Hindi po si Naomi ang genos nitong si Ruth. Hindi po itong si Naomi ang pinag-alayan ni Ruth ng kanyang loyalty. Ang totoo po, kaya siya naging loyal kay Naomi, kaya siya naging committed kay Naomi, ay sapagkat ang kanyang tunay na motibo at intensyon ay ang makilala pang lubos kung sino ang tunay at buhay na Diyos. At doon po ang kanyang pananampalataya ay nakasali. Hindi kay Naomi, kung hindi sa Diyos ng Israel. Sa umagang ito, mga minamahal, ang hamon ko sa inyo, ang inyong pananampalataya ba ay nasa personalidad lang, nasa mga tao lang, na maaaring sila ginamit ng Diyos para kayo'y makakilala sa Kanya, o maaaring ginamit sila ng Diyos para kayo ay mapalapit sa Diyos? Pero mga minamahal, lumagpas po sana yung ating loyalty, lumagpas po sana yung ating commitment mula sa mga taong ginamit ng Diyos para tayo'y mapalapit sa Diyos, papunta sa tunay at buhay na Diyos, sapagkat Siya lamang po at higit sa lahat ang maaasahan natin. Wala hong sino mang tao ang pwede nating paglagakan ng ating buhay at tayo po ay mapagpala for the rest of our lives. It is only in the person of our Lord Jesus Christ. Let us commit ourselves to Him, not to anyone, not to anybody, but to our Lord Jesus Christ alone. Sabi nga po ni Apostle Paul, "Follow me as I follow Christ." Christ must be the reason, not anybody else and no one else. No more, no less. Sabihin po natin, ang Diyos ng Israel, ang Diyos at tunay na buhay na Diyos ng langit at lupa, siyang aking magiging Diyos. Sabi nga po ng Panginoong Jesus, "When you pray, say, Our Father, which art in heaven." Sana po yan ang ating magiging pananampalataya sa tunay at buhay na Diyos sa langit, na siyang may lalang at likha ng lahat. Sa umagang ito, kung hindi mo pa kilala ang tunay at buhay na Diyos, kung hindi mo pa tiyak na pagka ikaw ay namatay, sa langit ka pupunta at makakasama mo ang tunay at buhay na Diyos, sa umagang ito, buksan mo ang puso mo kay Jesus Christ at Siya ang iyong maging tunay at sariling tagapagligtas. Amen? God bless po at tayo po ay manalangin. Salamat. Standing.